So I'm back, John Mimadales. So eto, tapos na nga ang December, tapos na yung mga bintahan ng mga business minded dyan. Kaya eto naman tayo, magpapagod na naman tayo sa kaka-arrange ng ating mga pwesto. Dahil nga siyempre yung mga tiyangge ako, kagaya ko, may tindahan akong tiyangge sa labas. Pero ayun, tapos na yung December, kaya nandito na naman ulit ako sa loob. So eto, ang nakapagod dito, yung kahit hindi maganda yung pakiramdam mo, kahit inuubo ka, yung tinatamad ka ng gumalaw, pero kailangan syempre. Kasi business, dito natin nakuha yung gastusin natin pang araw-araw. Kaya laban lang, hitna, may trangkaso na, ubo, sipon. Hitna, may trangkaso na, ubo, sipon. Tuloy pa rin ang buhay, diba? So, eto na nga. Magiging malungkot ka ba o masaya? Na ikaw na business-minded ah. Hindi mo alam kung malulungkot ka ba o magiging masaya. Kasi nga, diba? Kapag ganito na January, tapos na yung mga bentahan, eh eto naman yung balungkot din araw natin, di ba? Aminin mo, kasi syempre maninibago ka kasi wala ng customer, konti na lang yung bumibili, minsan niya halos wala pa, di ba? Kaya di mo rin maano, pero syempre ganun pa man, hindi naman kagaya nga ng sabi na hindi sa lahat ng oras masaya. Kailangan din natin maging malungkot, dahil kung sakaling lagi tayong masaya, magkapalit din na kalungkutan. Kaya, eto, tuloy lang, laban lang. Ha? Sana, ngayong 2022, sana mawala na yung COVID. Sana maging normal na ang lahat. Sana maging successful tayo. Woo! At sana rin, maging maganda yung buhay natin, maging malusog, maging masaya. Pero may kakibat yan. Sana maging successful tayo, pero wag tayong magdamot. Yan yung mga ano kasi, pansinin nyo ha, yung maluluwag ang kamay. Ano, mapagbigay. Pansinin nyo, sila yung laging nababless. Oo. Yung kapag magbibigay sila, bukal lagi sa puso nila yung hindi nila pinaghihinayangan. Kaya sa mga ganyang tao talaga humahanga ako sa mga ganyan. Pero yung mga naghihinayang sa pagbigay sa kapwa, lalo na sa mga mahal nila sa buhay, naghihinayang, pansinin nyo na kahit anong gawin nila, parang yung buhay nila paulit-ulit lang, parang hindi umuusad. Kaya dapat tayo, wag tayo magdadamot, lalo na especially sa magulang natin ha, wag tayo magdadamot. Bigay lang ng bigay hanggat sa kaya natin. Kasi isipin nyo yung sacrifice ng magulang natin, lalo na kami. Sa nanay namin, grabe ang sacrifice niyan sa amin. Kaya ako, yung kaya kong ibigay, binibigay ko talaga. Hindi ako nagdadamot, hindi ako naghihinayang. Kasi alam ko sa sarili ko na lahat ng sa akin, nagmula sa nanay ko. Kaya yung kaya kong ibigay, syempre wag naman natin ipilit yung hindi natin kaya ibigay. Diba? Hindi mo nga kaya eh. Yung kaya mo lang ibigay, yung bukal sa puso mo, huwag ka na lang magbigay kung hindi bukal sa puso mo. Kasi useless. Kaya dahil dyan, God bless. Masalam.